Ay, mukhang may mahirap pa. Tay, hindi ba kayo nasaktan? Hindi naman lang. Nagulpi yata ang mabuti yung mga tao. Baka magiganting mo ngayon. Bahala sila. Tay na. Halika na! Sandali lang, tay. Marcelina, ano ba yung dala mo? Ah, pamirienda para sa inyo. Akin na. Inay, oh. Uy, ang sarap nito, ah. Teka, ano ba yan? Nagdala ng merienda si Marcelina, oh. Wow. Salamat, Marcelina. Oh, Pepe. Nagutom na ako, eh. Pepe, nakalimutan mo na yata ang birthday ko ngayon, ah. Nakakalimutan ko ba naman yon? Happy birthday. Siya nga pala, inay. Pupunta ako sa andaan ni Marcelina mamay gabi, ah. Hi, tay. Oo, sige. Kayo, Aling Rosa, pumunta naman kayo. Nakuhod na lang ako. Marie-Cris, sumama ka sa kuya mo. Ayoko, bata pa ako, eh. Kayo, Mang Federico, sumama naman kayo. Para naman ang masaya. Huwag na lang, ni. Marami pa akong asikasay sa bahay mamay gabi. Kasusunod na birthday mo na lang, ha? Federico, hindi ba nasabi sa iyo ni Pepe na magpapakasal na sila ni Marcelina? Hindi naman. Bakit nagsabi ba sa iyo? Hindi naman. Hindi naman pala. Eh, bakit mo naitanong tungkol sa pag-aasawa ng dalawa? Ang babata pa naman ngayon. Hindi ba dito sa atin tayo maraming bata nag-aasawa na? Ikaw, Marie-Cris, ha? Ang liit-liit mo pa. Ang dami mo nang nasasagap ng mga chismis na loka. Oh, paano? Tuloy na ako. Baka inantay na ako nilayunin sa bahay. Masyado ko naman yata nagmamadali. Hindi naman sa ganun. Babalik na lang ako bukas. Okay? Happy birthday na lang ulit. Sige, ingat ka ha. Bye. Bye. Ah!
meron yata ang gustong bumiro sa kalabaw natin. Federico, mag-ingat ka. Baka magnanakaw yun. Uli-uli, Maricris, huwag kang nagsasalita ng ganon, ha? Hindi na po, Inay. Pas Federico. Dali. Tara. Golem. Pasukin mo yung bahay. Tignan mong mabuti. Nandun si Pepe. Sige na! Matipin na yaka, Inay. Wala naman siya yung ginawa sa inyo. Kasalanan na. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam! Nasaan si Pepe? Hindi ko alam! Huwag ka! Hindi pa sa tabong niyo mo! Hindi ko alam! Huwag ka! Manager, kinala tayo ng batang yan. Ah, ganun ba? Alam mo na ako nang gagawin mo rito. Sumama ka! Sama! Nay! Tay! Nay! 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 Tay! Kamusta na ho siya? Pagaling na siya. Hindi kayo makapekto sa pag-iisip niya yan? Hindi naman. Nagkaroon lamang siya ng mild cerebral concussion. Pepe, sandali lang. Sandali lang, Doc. Pakihawakan mo nga ito. Nahuli na yung tatlo. Kasama ba si Richard? Hindi eh. Saan sila makikita? Nasa police headquarters ngayon. Ayun, tatlo ang pinagbibintangang pumatay sa mag-asawang Federico Pantalyon. Hindi totoo yan, Sorrento. Kasi anong gabi, nagiinuman kami. O, eto ang anak. Kilala mo ba silang tatlo? Eh. Oh. Ayun sa kapatid ko, sila ang pumatay sa magulang namin. Hindi totoo yan, Sorrento. Dapat nga kami magreklamo dyan eh. Dahil silang may atraso sa amin. Silang mag-ama bumugbog sa amin. Tapos ngayon babaligtan din kami. Hindi naman niya tatama yung Sorrento. Sinungaling! Sinungaling!
For his rash judgment, he was sentenced to 15 years imprisonment. Kosa, doon ko na muna. Ni, huwag kang mainip. Hindi na rin magtatagal at makalalaya na rin ako. Maghihintay pa rin ako. Malaking tiwala ko sa inyo, Chawana. Pepe, maasahan mong palalaguin namin ni Marie Chris ang itatayo naming negosyo. Magtagumpay sana kayo. Dahil kapag nalugi kayo at hindi kayo nakabayad sa bangko, maririmataan lupa ko. May awa ang Diyos, Pepe. Uunlad tayo. Marcelina, may laya kang mag-asawa ng iba. Hindi sasama ang loob ko. 15 taon ang sentensya sa akin. Maiinip ka. Hindi ako maiinip, Pepe. Kung hindi rin lamang ikaw magiging kapalaran ko, magpapakatanda ng dalaga na ako. Bahala ka. Kuya, yung hanap po ay natatayo namin, Joanna. Haalagaan ka mabuti. Bantayan mo mabuti, ah. Oo, kuya. Oh. Kaya na bahala dito. Jabol! Tapos na dalaw! Sige na. Oo. Alis na kami, ha? Sige na. O ikaw, obeyed ka. Alis na kami, Pepe. Sige na. Kasap eh. Mukhang kumpleto dalo mo ngayon, ha? Yung matandang kasama ko, tiyahin ko lang yun. Kala ko nanay mo. Wala na ako nanay at tatay. Isa yun sa dahilan kung bakit ako nandito. Pareho lang tayo. Pareho lang tayo ng dahilan. Kaya lang, mas marami kang pinatay kaysa sa akin. Kung nalalaman mo lang yung ginawa nila sa pamilya ko, maaaring ganun din ang gawin mo. Pepe, ano kaya kung tumakas tayo? Isaan naman tayo magtatago? Habang boy tayong wanted? Mahirap na yun. Total, nakatisa tayo ng 6 taon. Konting tisa lang. Ikaw, 10 taon na lang bubunuin mo. Eh ako, 11 taon. Anong malay mo? Kung magpapakabait ka, maaaring makommute ng sentensya mo. O dili kaya, mabigyan ka ng pardon ng presidente. Diba? Di mo sasabi yun eh. Kaya, tiyagaan na lang. Hoy! Bakit? Ikaw nga ba pumatay kay Mickey? Ha? Bakit ko papatayin yan? Alam mo naman Toronto eh! Alam ko! Eh, ano naman ang rason para patayin ka yan? Hoy! Mas mahalaga pa ang buhay sa'yo! Mga kosa, hindi maganda magbintang. Sabi nito si Busamol eh! Ano? Sumpang lumabas! Ha? Ayaw ko na! Tarantado! Tayo na! Siso, nakailan taon na tayo ngayon dito? Naka-15 ka na. Malapit ka na lumaya. Kita mo, para kang makailan lamang. Nakaraos na rin ako ng 15 taon dito. Sa 25, laya na ako. Pero, hindi yata ako makatatapos. Milagro na lamang para makaraos dito. Hindi, hindi ganyan. Kunti tiyaga lamang yan. Kunti tiis. Nakasakit lahat na yun ah. Alam mo, Pepe, kung makalalabas lamang ako sa pader na yun, gagawin ko. Anong gagawin mo ron? Titingnan ko yung puno kung paano tinamanan ako. Bakit? May alam ako tungkol sa pagkuha ng agim at sa kidlat. Siso, maaari ba ipagtapat mo sa akin kung paano pagkuha noon? Total, hindi na ako makalalabas dito para makapagiganti sa mga kaaway ko. Ituturo ko na lamang sa'yo, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon?
Ang unang kukuryentehin mo ay ang taong kaaway ko. Saan ko siya makikita? Kuya, yan ang tindahan na sinasabi ko. Tayo na sa loob. Ito talaga si Maricris ang galing sa negosyo. Kalahin mo na pala kakadab itong tindahan niya. Pepe, salamat sa Diyos at muli ka nakabalik sa amin. Kamusta ka? Mabuti naman. Maunlad yata ang negosyo ninyo ni Maricris. Ang dami naman. Konti pa lang yan, kuya. Mamaya marami pang panindahan darating. Alam mo, Pepe, mula na nakulong ka, marami na ibang produktong lumabas. Halika, tignan mo. Halika na sa loob, Pepe. Kuya, puputok pa kaya to? Oh, bakit hindi? Maricris, ang susi ng jeep. Oh, nandito. Saan ka pupunta? Panginoon kong Diyos, ipagkalopo sana ninyo sa akin ang bertud ng kidlat. Sana hindi ka pangahasalang gagawin kong to. Kuya, ayun sila, magkapatong. Aba, para si Pepe. Si Pepe nga. Hindi ako nagkakamali, si Pepe. Ano ba ang balita kay Richard na pumatay sa kanila? Wala pang balita, kuya. Eh siguro lumayas na yun. Nag-ibang bayan na. Pepe nga mo. Ako si Bruto. Naging opisyo ko ng maging sipulturero rito eh. Ako naglilinis niyan. Ako rin na naglilinis sa puntod ng nanay mo, tatay mo. Salamat naman. Sana araw-araw nililinis mo. Aba, oo. Lagi ko nililinis yan eh. Kaya lang amo eh, meron sana ako ipakikiusap sa'yo eh. Kumari sana eh, pag-graduatein mo na ako dito sa simenteryo. Inuubanan na ako. Wala akong isusweldo sa'yo. Wala akong trabaho eh. Ako na lang magpapasweldo sa kanya kung gusto mo. Malakas naman tindahan natin eh. Kahit walang sweldo. Basta may papa lang. Ikaw ang bahala. Saan dito ang punto ni Anselmo? Ah, kuya, nandun siya o gusto mo siyang makita? Halika, puntahan natin. Bakit hindi ako pansin ni Pepe? Sexy naman ako ah. Pepe! Bakit ka nagpunta rito? May kailangan ka ba sa akin? Wala. Nagdaramdam lang ako sa'yo. Kasi napapansin ko parang nanlalamig ka sa'kin. Alalahanin mo, Pepe. May 15 taon ako naghintay sa'yo. Tumanda akong dalaga. Hindi ako nagpaligaw. May daliri ko, hindi nasalin ng lalaki. Ganyang kaingat ako para sa'yo. Bakit parang wala hanggang lahat ang aking pagtitiis? Pepe, sumagot ka. Manhid ka ba? May ibig ako sa'yo. Marcelina, hindi ako manhid. Umiibig din ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba alam yan? Malaking kapangyarihan ni Kristo sa inyong mga puso at buhay, magkaroon kayo ng mga kaibigan tutulong sa inyo sa hirap at ginhawa. Palawigin ang Diyos ang inyong buhay upang matamong masaganang buhay. Sa tagal, nagkatuluyan din sila. Matapos paglingkuran siya ng buong pag-ibig dito sa lupa. Saan ka man, naroroon sila, pangarap ko'y... Pagpalaing kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kita,
Apo! Yan ko, dali! Saan ka pupunta? Titignan ko lamang yung tinamalang hitlan. Ano? Sandali na! Baka mapulmonya ka! Boy, ano kayang hahanapin niya doon sa puno? Ewan. Sini lang, ganda lang kama natin, ano? Oo. Yung aircon. Hey! Ha? Bebe, swimming pool pa! Hindi swimming pool yan, bathtub. Bathtub? Tama-tama. Magpapapad muna ako. Maganda raw preparasyon nyo para sa unang gabi. Totoo yung mahal. Kayo mga babae, para rin lalaki. Kaming mga lalaki, bago binyagan, nagbababad muna kami sa ilog, lalo na kung may kagulangan. Katulad mo. Medyo may kakunata na yan eh. Hoy! Huwag kang salbahe ah! Mahiya ka! Bata pa ako, hindi pa ako makunat. Loloko mo yata ako eh. Ayoko na, huwi na ako sa amin! Hindi na! Ayoko! Diborsyo na tayo! Ayoko! Teka, binibiro lamang kita eh. Biro lamang yun. O sige, pumunta ka na sa swimming pool mo. At magbabad kang mabuti, okay? Hindi mo ako niloloko. No, sige na. Eh, hey, ikaw! Ka. Susunod na lamang ako pagkatapos mo. Totoo? Oo. Sige. Hey! Anong ginagawa mo?
mo dyan! Halika na! Tapos na ako maligo! Pakipot ka pa! Bisen! Nahiwagaan ako sa'yo, Pepe. Mula nang lumaya ka, makarinig ka lang ng salitang kidlat. Natutulala ka. Makarinig ka lang ng putok ng bulog, eh, nagugulat ka na. Bakit pa? Magtatapat na ako sa'yo, Marcelina. Naghahanap ako ng agimat ang kidlat. Yan ang anting-anting ng mahirap antayan. Kapag ako'y nagkaroon niyan, ako lamang ang tao sa buong mundo ang makapagdadala ng 1,000 bultay ng dagitap na hindi makukuryente. Biro mo yan? Siya nga? Oo. Aba, edi, umuwi na tayo. Salasalabat ang kidlat ngayon sa bukid kapag ganito masungit ang panahon. Tara! Papaano? Check out na tayo? Oo. Bruto, uwi ka na. Visit ka yata eh. Bakit naman? Siguro takot sa iyong kidlat. Bakit naman? Ako ang takot sa kidlat, hindi kidlat ang takot sa akin. Yung baka! Nako! Marcelina, palagay ko, niloloko lamang ako ni Masiso. Hindi totoo yung pangilang kidlat. Hindi naman siguro, Pe. Mukha naman siyang seryosong tao. Hindi niya magkakamaman loko. Palagay ko, amo, talagang mahirap hanapin yung pangil na yan. Saan pa kaya tayo kukuha ng pangil na yan? Dapat sana, sumabit na hindi solo ng baka. Matigas ang bungo nito eh. Pepe, huwag ka malungkot. Hindi mo pa siguro swerte makakita na hinahanap mo. Amo! Bridget! Hindi, amo. May naisip lang ako. Sa simenteryo, maraming namatay sa tama ng kidlat. At isa na amo yung kaibigan mong si Anselmo. Kung gusto mo, hukayin natin. Hindi maaari. Masama yun.
maaari na bang pumasok ng simbahan? Pwede na ho, malapit na magmisa. Salamat. Nakikiusap na ako sa inyo. Sana hindi mag-iisang pangarap ang ginagawa ko. Tulungan niyo ako. Para bawal niyo na. Dala ko kahit anong mangyari. Sige na. Sunduin niyo si Inang Kidlat. Alam ko na dyan lamang siya. Sige na! Kulog! Kidlat! Inang Kidlat! Nandito ako! Ah!
Paano kami makakaalis dito? May kuryente! Amo! Atin, bale! Amo! Bruto! Huli mo gotas ko! Dali! Nangangalain ako! Dali mo! Pepe, pwede ka na sa karnabal. Oo, kuya. At itatawag sa'yo ay Pepeng Kuryente. 9,000 volts. Sigurado masaya kayo, ha? At gusto niyo pa akong pagganap buhayin. Hindi naman. Pwede. Kikita tayo ng malaki. Oh. Ah! Oh. Oh. Ah! Oh. Oh. Ay! Amo! Ay, si Bruto. Si Bruto, saan ka ba nang galing? Naghanap ako ng tubo. Ah. Amo! Panik ka. Amo! Subukin mo nga baluktutin tong tubo nito. Subukin mo! Bitiwan mo! Oh! Ay! Ito naman eh! Gusto mo talaga akong patayin. Nakakainis. Kuya, pwede ka talaga sa karnabal. Hindi joke yan, ha? Pwede ka talaga sa karnabal. Sige na! Ay! 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 Napakasaklap ng buhay na ito. Maliwanag ang bahay natin. May kuryente, may ilaw. Ako naman parang rebulto na hindi naman makakilos. Alam ang buhay yan. Nakakasawa naman. Te, yan kayang kuryente sa katawan mo. Pwede na tayo maglagay ng aircon sa kwarto? Ha? Ano? Para malibigan tayo, aircon. Amo! Amo! At saka refrigerator. Para hindi mabulok yung pagkain natin. Oo nga naman. Gusto nila akong patayin, ha? Ha? Binibay! Kuya? Kanina ka pa dyan. Napapansin ko mukhang pagod na pagod ka na. Maganda sana kung may kuryente tayo dito sa bahay. Kaya lang, kawawa ka naman. Ang baby ko si Marie Chris, ano? Ito na lang. Top! Puntik na. Pwede, ate? Oo, pwede na. Pwede na. Baka pagpapahinga na rin ako. Paano kaya tayo, mami? Hola, Marcelina. Okay ba yung galing ko? Ayos. Kaya lang, may problema tayo. Mamaya pagtulog natin. O nga, no? Diba? Di nga. Ah! Bukod tatangan, ah. Hindi nga pala akong maring sumiping sa'yo. Makukuryente ka. Eh, anong gagawin natin? May nakahanda na akong pangalis ng kuryente sa katawan mo. O. Paano yun? Tuloy na sa labas. Kumukulo. Sa lakas siguro ng kuryente. Ikaw, Marcelina, magaling kang iisip ng para kapag may gusto kong nangyari. Uy, Pepe, ah! Mahiya! Napag-aralan ko yata yan doon sa eskwelahan. Yung discharging of electricity through water. Oh! Oo! Talagang loka ka lang. Oh, wala na. O ano? Disikargado na ako. Anong yun ang gusto mong mangyari? Marie Chris, ano ba ginagawa na kuya mo? Ah, tumatawag kay Inang Kidlat. Bakit nagkaganon? Kakainis talaga to. Sabi niya sa akin kagabi, sa makalawa pa siya magpapakarga. Marcelina,
Huwag kang mainis. Kaninang makausap ko siya, bigla niyang naisip ang pangako niya kay Mang Siso na nasa munti. Ah. Eh, sa tundo punta niyan. Bruto, kailangan samahan mo yung kuya ko, ha? Aba, oo. Pwede ko ba naman pabayaan niya si Amo? Ikaw naman, oo. Oh. Eh, galang-gala ko yung buntundo. Ah, ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Saan ba ho ang bahay ni Mang Dorong Kabayo? Ayun o. Salamat. O. Amo, doon daw. Ayusin ko muna ang gudasyon ng kabayo. Kasi marami na alikabuk eh. Ha? Mama, pwede ho bang magtanong? Ano yun? Sino ho rito si Mang Doro? Ako nga si Doro. Ano yun? Bakit? Napagutusan ako ng kumparing siso ninyo na nasa munti. Na maningil sa'yo. Pare, huli na. Para maningil. May sakit ako. Kaibigan, Siso, hindi ko kayang sundin ang utos mo na pumatay na sa tao may karamdaman. Kung papatay mo ko, magpapasalamat pa ako sa'yo. Hindi ko magagawa, Mandoro. Hindi na bali masira ako sa aking pangako. Mandoro, patawarin ninyo ako. Tutuloy na ako. Salamat. Tingnan mo kamay ko! Hindi ko kayo sinasadya. Hikay! Napakalimusan ako. Himala ka! Kaya lang, nakakalakad na ako! Nakadumugin tayo ng tao! Nakakalakad na ako! Ah! Meron siyang tao! Magaling na ako! Meron siyang tao! Sugo rin siyon! Darot! 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 Nakakalakad na ako! Magaling ka na! Naku, salamat sa Diyos! Ang pahit na talaga! Salamat sa Diyos! Halika! Hindi na kailangan yan! Halika! Sa pangyari kanina, ayon sa kwento nito si Bruto, malamang na maging faith healer ka. Di malayo yun. Oh. Anong di malayo? Ang sabihin mo, imposible yun. Ako maging faith healer? Kuya, nangiram ako ng voltmeter sa bayan para malaman natin kung gaano kalakas ang bultahan ng kuryente mo sa katawan. Huwag na lang. Masisira yan. Hindi kaya ng voltmeter mo ang bultahan ko. Game! Eh, di palitan natin pag nasira. Huwag na lang, sayang. Basta ngayon, magdidiskarga ako. Magdidiskarga ka? Ay, tama. Itong si Marcel Hinao, excited na naman. Magdidiskarga ako. At bukas ng umaga, pupunta ako sa tindahan ni Marie Chris at susubukan kong magkarga ng kuryente sa pamamagitan ng Meralco. Pwede kaya yon? Kuya, mag-ingat ka. Baka madisgrasya ka. 220 yan. Hawakan mo. Kuya!
Ano ba ito? Kuya? Ano nangyari? Nakuryente ako. Mabuti na lamang tabunot. Hindi pala ako ubra si Meralco. Uwi na lang ako. O baka hindi mo pa kayang katawan mo. Ah, kung uwi ka na, pakidala nito sa bahay, ha? Sigurado ka, kaya mo na? Oo, okay lang. Kasi bigla siyang tumawid eh. Pasensya na ho kayo ha. Hindi ko sinasadya. Makakauwi na kayo, sige na. Dalhin mo siya sa doktor ha. Baka may bayang katawan niya. Oo, sige. Sige na. Halika na. Walang may... ialalahanin sa akin. Pasensya na ho kayo ha. Sige ho. Kuya, ano masakit sa'yo? Amo, dahan-dahan lang to ha. Sige. Konting tiis. Oo. Sumala ang buto eh. Ay! Amo, hindi ko na ituloy? Ituloy mo. Ah. Dahan-dahan lang. Tama na. Teka, sino ba yun? Pare, ikaw na ang bahala sa mga tao. Luciano, papilahin mo na silang lahat. Gagamutin sila ni Jose. Ako na ang bahala. Tama na, tama na. Sugo ng Diyos! Sinaduro yun ah. O nga no. O sige, baba na kayo. Ang dami naman tao. Oo nga, no? Saan ba galing itong mga ito? Ewan ko. Mga baldado pa. O dito, ingat lang, ha? Huwag! Sugo ng Diyos. Tulungan mo ang mga kapatid natin. Hindi ako sugo ng Diyos. Huwag ka na magkailasan, Jose. Hindi ako santo. At hindi ako nang gagamot. Ah, sandali lang. Paano nyo nalaman ang lugar na ito? Eh, nanumirahan namin ang plaka ng jeep nyo. LTC ang nagbigay ng pangalan at address nyo. San Jose, tulungan mo mga kapatid natin. Hindi ba maliwanag na pinagaling mo ko? Pinagaling mo ko. Tulungan mo sila. Sugo ng Diyos. Pinagaling mo ko. Gamutin mo natin mga kapatid. Mahawa ka. Nagkataon lamang yon. Hindi ako manggagamot at hindi ako sugo ng Diyos. Tulungan mo sila. Gamutin mo sila. Sandali lang. Bruto, tawagin mo si Marceline at si Marie Chris. Sabihin mo sa kanila, ipanikna ako sa itaas sa kwarto ko. Doro, manggagamot ka siya. Marcelina! Halika! Tulungan niyo ako! Tara, tawag tayo ng kuya mo. Sabi ni Amo, iakit daw natin sa kwarto niya. Tara, dali! Dahan-dahan! Mga kapatid, siya gagamot sa inyo. Si San Jose, dahan-dahan. Nakakaluga ko eh. Sandali, naku. Dali. Teka, baka
Daga! Sige na! Masakit ang bewang ko eh. Naku, Marie Chris, buhok ka naman. Oh, yun! Ngayon, anong gagawin namin doon sa mga tao? Iwanan niyo na ako rito. Sige. Eh, bakit? Basta iwanan niyo ako. Tawagin niyo si Neng Kidlat. Sabihin niyo sa kanya na tulungan ako. Bakit kaya tayo pinalabas si Kuya? Ewan ko ba? Kung anong milagro gagawin nun? Kulog. Kidlat. Tawagin niyo si Inang Kidlat. Inang Kidlat. Tulungan niyo po mga tao may karamdaman ngayon. Maawa po kayo sa kanila. Tulungan niyo po sila. Inang Kidlat! Ano yun? Ewan! Salamat. Salamat, Inang Kidlat. Aba! Diretso na siyang lumakad. Aba! Teka, alam naman ninyo na hindi ako manggagamot. Ano gagawin ko ngayon? Naku, ewan ko sa'yo. Hindi na bali. Basta tawagin mo sila. At papilahin mo sila dyan. Sige na, bahala na. Sige. Teka, amo. Naalala ko eh. Yung ginawa mo kay Mandoro, hinawakan mo na kuryente, tapos gumaling agad. Yun ang gawin mo, amo. Teka, kuya, ilang kamay bang ginamit mo? Ito lang, isa lang. Dapat siguro lagyan ng glove yung isang kamay. Baka kasi kung magkadalawa, makamatay ka. Tama. Diba, no? Okay na. Haliho kayo, pinatatawag ho kayo ni Pepe. Sunod ho kayo. Halikin rin sa loob. Amo, may awa ang Diyos mapapakilin. Tuloy ho kayo. Hali kayo. Tuloy ho. Dito ano? Tuloy kayo, tuloy kayo. Good luck, kuya. Sige, doon kayo sa dulo. Dito na kayo, mas malapit. Sige, pasok doon lang kayo sa dulo. O sige, tuloy-tuloy lang kayo doon sa dulo, maluwag pa doon. O sige, sige. O, daan-daan. Ay, naku. O, tuloy-tuloy lang. Upo lang kayo doon. Baka magkaupo. Sige, dahan-dahan. Ay, naglag. Ito pa ako, sige. Ano ho ba ang karamdaman ninyo? Hindi ko maikilos ang paa ko. Napasma ho siguro ako. Ito ba? Yan nga ho. Paluktot ninyo. Yeah. Talagang hindi mo na! Oo nga! Lakad. Sige.
Maraming salamat po, nakakalakad na ako. Sige, sige. Sige ha. O ito naman. Ano ba problema nito? Ano naman ang nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam kung ano nakain ko eh. Nakalulong ka yata ng doble premerang pakwan eh. Mahirap yata ang gamutin ito? Parang awa nyo ho, gamutin nyo ho ako. Pakiramdam ko ho, minuto-minuto, lumalaki ang tiyang ko. Sige, tiisip mo lang. Oo ho. Maraming pong salamat. San Jose, magaling na po ako. Now in possession of Pangil ng Kidlat, a powerful agiman, Pepe becomes a phenomenal for his faith-healing power. Kuya, parami ng parami mga taong dumarating na magpapagamot sa inyo. Ayun pa, oh! Siguro kailangan na talaga natin magpagawa ng kubol. Kailangan na nga siguro. Marie Chris, hindi ko sukat akalain na ang masama akong tangka sa kapwa ay suklian ako ng kapangyarihan sa panggagamot. Sakripisyo yan para sa'yo, kuya. Pero kaloob ng Panginoon Diyos yan eh. Siguro nga. Ba't nagkaganyan? Ano ba nangyari sa kanya? Nahulog sa mangga ho. Mangga? Bakit? Pumaniko eh. Teka. Ay! Oh, ano? Magaling na. Magaling na ho. Nawala na ho. Wala na. Oh, sige. Uli-uli, huwag ka na papanik ng mangga, ha? Maraming salamat po. Alam mo na gagawin mo. Magbibingi-bingihan ka. Gusto lamang malaman ng doktor kung tunay na kagagamot si Pepe. O fake lamang yan. Tena. Di kayo makapagsalita? Pipi siya, kuya. Sumigo ka! Ay! O sige, pwede na ninyo siyang patulong kumanta. Oo, uwi na kami. Salamat. Bruto, 24, 25, saka 26. O sige, doon na kayo. Lumakad na kayo doon. O, dalhin mo na yung bata. O, ingatan niyang may sakit ha. Tuloy na kayo doon. Pepe, gamutin mo nga itong kasama ko. May pasyente ba kayo? Meron, ito. Ah, humingi muna kayo ng number doon kay Bruto at umupo na rin ho kayo doon. Ang ibig mong sabihin, pipila pa kami ron? Balik kayo sa upuan nyo. Kami muna. Balik! Balik! Hindi uso sa akin ang pers kang pers serve. Basta unahin nyo itong bata ko. Marie Chris, pabayaan mo na silang sumunod para walang gulo. Kayo na raw ang gagamutin. Tuloy na kayo. Ano ba sakit niya? Dingi. Dingi ba? Kayang-kaya ng hamo ko yan.
Pakitanggap nga itong supena. Supena? Eh, bakit ho? Ano ba ang kasalanan ng asawa ko? Tungkol niya sa iligan niyang paggagamot. Aba, mama, eh. Dr. Lazaro. O, Dr. Lazaro, nagkakawanggawa lang ang asawa ko. Eh, hindi naman mo kami naniningil kahit natanong sa mga tao. Abono pa nga ho kami! Abay, kung magpupumilit kayo, nadadalahin ninyo si Pepe, abay, baka samain kayo. Sarito, umalis na tayo. Kaya? Mga kasama, papayag ba kayo nadalahin si Pepe? Nasaan ang nasa sakdal? Mangyari lamang na tumayo. Basahin ang desisyon ng hukuman. Matapos marinig ng hukuman ito ang ebidensya ng nagsasakdal, ay napatunayan ng husgado na si Jose Pantaleon ay nanggagamot na walang pahintulot ng batas. Subalit napatunayan din ang hukuman ito na di ilan tao ng bayan ng Marugondon ang ginamot at napagaling ni Jose Pantaleon. At napatunayan din na sa mga kanyang ginagamot, siya ay hindi sumingil ng kahit ano sa mga nasabing tao. Kaya dahil dito, ang nasa sakdal ay mahigpit na pinagbabawalang muling manggamot. Kapag lumabag muli si Ginoong Jose Pantaleon sa kautosang ito, ang hukuman ito ay mapipilita magawad na mabigat na parusa sa nasa sakdal. Bah, mali yata yun. Paano kami mahihirap? Saan kami tatakbo? Sino gagamot sa amin? Doktor, wala kami pera! Order! Order! Kapag kayo nag-ingay pa, ay parurusahan na kayo ng hukuman. Session is adjourned. Magsitayo po tayong lahat. Tapos na ang paglilitis. Ano yun? Paano yung mga taong kailangan mo pang gamutin? Wala akong magagawa. Lalabag na ako sa batas. Makukulong na ako. Pagpasensya mo na ako, Mandoro. Judge, uuwi na ako. Oo. Oh. Pakitawag mo nga muna si Pantaleon. Sige. Kung si Pepe ay hindi na makapanggagamot, paano na tayong mga mahihirap? Ang batas ba'y para sa marurunong at mayayaman lamang? Pwede tayong umapilad, di ba? Oo, pwede! Hindi na kailangan. Mahirapan lamang tayo. Tayo na umuwi. Tayo na. Ginoong Pantaleon, pinapatawag kayo ng judge sa kanyang chamber. Sandali lang. Bakit kaya? Ewan. Judge, nandiyan na si Ginoong Pantaleon. Umupo ka dyan. Judge, doon lang muna ako pero hindi ako alis pa. Oh, sige. Huwag mo ko iwan, ha? Dyan. Bakit ho, Judge? Tayo na. Sa labas ng tayo maghintay. Tayo na. Teka na. Gusto sana kitang makausap. Kayayaman. Mari bang gamutin mo din ako? Lalabag ho ako sa batas. Kung gagamutin ko kayo, yan ho hatulin niyo sa akin eh. Tama ka dyan eh. Pero, kung baga naman sa bilihan, tawad na ito. Alam mo, desperado na ako sa rayuma kong ito eh. Rayuma nga po yata itong dumali sa akin eh. Kaya, gamutin mo na ako, ha? Kaya yaman sa'yo. Sige na. Saan ho ba masakit sa inyo? Dito. Dito, gumagapang yan hanggang tuhod ko. Hanggang doon sa bulalo. Tingnan ho natin. Tayo kayo.
Ha? Tayo kayo. Naku, eh, hirap akong tumayo eh. Hindi lang ako nagpahalata kanina eh. Ayan. Dito ba kanya, Judge? Dito, Judge? Dahan-dahan naman. Alisin niyo kami ni Judge. Ano pakiramdam niyo ngayon, Judge? Ayos ba, Judge? Humingal ako. Teka. Ayos nga yata. Ayos na. Magaling na kayo. Oo nga yata. Ayos siguro na. Naman, Judge, eh. Pahihintulutan niyo na ako makapanggamot sa publiko ngayon. Ha? Ho? Ano eh? Lalabag ka sa batas eh. Makukulong ka. Pababayaan ba naman ninyo ako makulong kayo? Alam naman ninyo ang kapangyarihan ko sa panggagamot. Kung kayo napagaling ko. Di ba? Oo nga. Pero, labag pa rin sa batas eh. Na kung tawagin nga sa English eh, illegal practice of medicine. And that is punishable by law. And I cannot tolerate that. Naintindihan ko kayo, Judge. Paano, Judge? Alis na ako. Oh, pasensya ka na, ha? Sana na unawaan mo ako, ha? Oo. Maraming salamat. Itawag niyo ako! Itawag niyo ako! Kulitaw mo yun! Akal, kala ko inapatay mo ko. Ah, ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam ko. Gumanda ang pakiramdam ko. Pati ang puso ko. Ang luwag ang paghinga ko. Ang pakiramdam ko eh. Lumalakas ako. Lumakas ang pakiramdam ko. Josh, baka pwede ho ako magpagamot kay Mr. Pantaleon. Ha? Sige na ho, Judge. O kasi ho, baka sakaling mawala ang pagkabog ko, Judge. Alam. Sige na ho. Eh, kaya yaman, Pepe. Total tayong tatlo lang nandito. Kawawa naman yung clerk of court ko. Walang anak yan. Papag-anakin mo. Sige na ho. Judge, ah, wag na ako. Kayo na lang. Ho! Naku, Judge. Hindi ko na kaya yan. Ang ibig kong sabihin, kamutin mo siya. Oo. Ah, ganun pala. Sige. Ano yan? Hey, no. Medyo, may kasakitan lang ho ito. Titiisin nyo. Oo, titiisin ko ho. Kahit ano, kahit mabaliktad ang matris ko, basta magkanak lang ho ako. Oh, sige. Oo. Pirmi lang, pirmi ah. Pirmi. Ho! Unat, dito na kami. Dito na lang kami. Kung lintik na ito, papatayin pa ako nito ah. Pare, saan si Kapitan? Ayun, oh. Ayun ba? Kapitan! Kapitan! Oh, ano, Bruto? Kumusta? Mabuti ho naman. Eh, may kasama ho akong kaibigan. Dito natitira sa atin. Bruto, baka yung kasama mo, gusto mong ilaban sa bunong braso. Narinig mo yung amo? Bunong braso raw, baka gusto mong sumali. Hindi ako marunong noon. Labanan mo na. Oo. Sige na. Nga. Tinukas niya, ang laki nilukas, parang King Kong eh. Ano pong laro ito, pera?
Hindi, katuan lamang. 5 case na Carlsberg, panginom mamayang gabi. 5 case, amo? Gawin pa 10! 10? Oo! 10 daw, kapitan! Sama ako ng 3 ko, kapitan. Tuloy! Pagigihan mo, Lucas! Sige, amo. Kaya yan. Amo. Kapitan, bumilang kayo ng 3. Isa, 2, 3! Ayaw niya, Lucas! Huwag ka magpatalo! Nakataya tayo! Paano ka? Kawawa si Lucas, nangingisay. Lucas! Ano bang klaseng tao kasama mo? Parang may kuryente. Nadikit lang si Lucas, hinimatay na. Kapitan, lalabanan ko ng sumbing yan. Ha? Lalaban ka sa kanya? Payagan mo na, Kapitan. Baka sakali makabawi tayo. Puputulin kong dalirin yan. Ah, bahala ka. Sabi dyan. Napakayabang talaga dito, palbong to. O paano? 10 Carlsberg ulit. 5 lang, bay. May duda ako sa kalbong yan, eh. Amo, ayos ito. Kapitan, bumilang kayo ng 3. 1, 2, 3! Laban, kalbo! Nangitay! 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 Diyos ko, dahil! Baka naman mayroong pang gustong lumaban sa inyo dyan. Wala na. Dili na, dili na. Suko na. Suko na kami. Oh. Kapitan, wag ko kayo magagalit sa akin yan. Katuwaan ho lamang yan. Ah, hindi. Itong 2 to. Mamamatay ba yan? Ah, hindi yung mamamatay yan. Nagkaroon lang na siyak. Ah, amo, tayo na. Kapitan, tuloy na kami. Tara. Pagoy! Oh, hindi kayo. Bakon! Para kayo hindi makalangin. Hindi kayo. Kumusta naman ang sales natin? Malakas ang Carlsberg dito. Mabentang mabenta yan. Ay, good. Diyan ang bahay ko, amo. Diyan tayo titira. Ang ganda. Tara. Mga ilang cases na ba na ibaba niyo? Anong nakis na po, ma'am? Di mga 20 cases, okay na. Okay, sige. Sino ba yung ngingiti-ngiti na yun kay Pepe? Asi sa bilyon. Pambihira ka naman. Para binati lamang ako ng babae, pandigilatan mo kagad ng mata. Mm. tara na, para makapagpahinga na kayo. Eh. Eta! Ano kayo? Kapitan, tahimik pala dito sa inyo at mabait ang mga tao. Ah, talagang maseri ko, tahimik pa. Walang pa sa bulo nito. Oo nga, sa tingin ko nga ho. Hindi naman pala eh. Di pwede ka na magdiskarga para maalis niya ang buwantes mo. Hmm, sige na. Sige na. Ano ba gusto mo, Pepe? Aturan mo, Pepe. Basta dito sa hulugan, hindi ka mapapahiya. Oh, ang ibig ko sabihin ni Marcelina, baka raw gusto kong bumili ng bangka para may panghalang buhay namin dito. Bangka lang pala eh. Hayaan mo, bukas na bukas, hihanap kita ng mura. Okay kayo dyan. Oh, sige, lagay mo doon sa ilalim yan. Oh, sige, tulak. Oy, alin kayo? Tulungan niyo ito. Sige, tulak. Para magkaanak tayo. Pero tagaraw ngayon eh. Mahirap na. Pitan! Pitan! Ganun ang bangka ito. Mukhang bagong-bago ah.
Sino, Kapitan? Aga, oo, ayun ang bangka. Oh, si Amo. Bebe, ito na ang bangka mo. Oh, sige, puntahan mo na sila at mag-i-discarga na ako ng aking kuryente dito sa laga. Totoo, ha? Oo. Ito na? Oo. Wow, ang laki! Bahit makapagpahinga ka. Dali. Halika. Ba? Ayun. Tupik. Yun. Yun ang mamang gumawa sa akin. Oo. Halika. Mr. Pantaleon. Ikaw pala. Kamusta kayo, Mrs.? Mabuti naman. Siya nga pala, si Toothpick ang asawa ko. Kamusta po? Ayos lang. Alam mo, Mr. Pantaleon, buntis na ako. Siya nga. Nag-maternity leave na ako. Ganun na. Ayaw niya ho sa kanya eh. Utang namin sa inyo, magiging anak namin. Ayos lang yan, pare. Teka, bakit kayo narito? Eh, taga rito kami. Ayun ang bahay namin, oh. Ayun, oh. Ah, doon din ako nakatira, sa bahay ni Bruto. Yung bahay na berde. Ah. Ganun ba? Eh, di dumaan muna kayo sa amin. Huwag na lang. Sa ibang araw na lang. At saka, si Kapitan, hinihintay ako eh. Ah, sige. O, sige, dyan na kayo. O, sige. Boss, ayun bago tayo ditong grocery. Alam mo na po anong gagawin mo rito. Sige na! Sige! Mukhang magaganda mga kahera. Oo, boss. Halika. Magaganda na ako eh. Tignan natin. Magandang araw po. Okay itong lugar niyo. Parang stage side din. Kumuha na. Mama, magkiraan nga ho. Hey, miss. Ako na lang ang magbubuot niya. Pwede? Saan mo ba ito dadalhin? Ah, dun. Dito. Oo, sige. Dito. Ika. Ito, kumuha sa puno ito. Ito yung maliit ang dalawang tray. Saan ito lalagay, miss? O, dyan na lang. Maraming salamat, ha? Okay lang, ho. Sino pala yung kasama mo? Ay, yun ba? Sipo si Richard yun. Dumating lang kanina ng madaling araw. Galing steak. Balik bayan. Maginoo siyang kumilos at saka kung magdala ng damit. Grooving. Paano naman? Nabili man to siya sa Amerika.
Ngayon lang siya bumalik dito sa atin. Saan nga pala siya nakatira? Ay, dyan lang, sa May Highway, Bacoor. Kumuha pang dalawa niyan. Ako nga pala si Teresa. Teresa, ako naman si Romy. Saan nga pala? Saan ka na-awi rito? Bicol ako. Mukhang tapos na yata siyang mamili. Oo nga. Sige, Teresa. Sige. Paalam na. Maraming salamat, ha. Bye. Boss, yung magandang babae yun, paalong-paalong sa'yo. Di ko yan na pa. Anong gusto mo? Kausapin ko para sa'yo? Ah. Ito. Bringin mo yung sendi ko, tapos yung calling card ko. Sabihin sa kanya kung gusto niya pumunta sa bahay mamaya. Okay, tara nga sa guwardiya yung calling card para pasukin siya. Okay? Regulado, boss. Amahan na ako sa'yo. Sumunod ka lang sa jeep. Arreglado. Tayo niyo na lang si Romy, ha? At tapos sumunod na kayo sa bahay. Teresa, pinibigyan ng boss ko. Pati address, nandiyan na rin. Oh, ba't may pera pa? Aba, talagang ganyan ng boss ko. Masyadong galante. Ah, ganun ba? Sige, ha? Uwi ka na? Sige na ako. Sige, ingat. Akala ko patay ng taon to. Yung pala nasa Amerika lang. Di na ako nakilala eh. At nagkakursunada pa sa akin. Hindi basta kriminal yun. Mayaman siya at yak na maraming bodyguard. Marami nga ate. Eh, ito'y mukahi lang. Para naman may makatulong ka at di ka lumabag ng batas. Di dumulog ka sa PC? Miss Pantaleon, natichak mo ba na siya nga ang taong nakita mo? Chak na chak ko po. Hindi ako maaaring magkamali. Halos gabi-gabi nakikita ko ang kanyang mukha. Hindi ko rin malilimutan ang itsura niya. Sumama ka sa akin para matchak na siya nga ang taong wanted. Mahirap nang magkamali. Ang calling card na ito will play a vital role. Sandali lang. Alam mo ang totoo niyan. Di na sana ako babalik dito sa Pilipinas. Dahil sa... Sagutin mo nga muna. Alam mo, pare. Hello? Boss, may magandang babae naghahanap sa inyo. Namiss ko yung simoy ng hangin dito. Ang babaeng binigyan nyo ng calling card, nasa gate. Pasukin mo. Boss. Yo, papasukin mo na raw. Sa panahon ngayon, pwede tayong pumatay. Andiyan ka na naman. Puro ko lang sabit, baka nga sumabit na naman. Boss, sigurado yung pulido ang trabaho. Gusto nyo na po umi ni Mercy. Mamaya lang tayo mag-usap. Ano? Opo, paano? Tutuloy na ako. Sige, basta pag-isipin mo lang yung pinag-usapan natin. Oo, saka mo. Maluwag kayo sa gate na yun. Asa kamay. Bakit? Wala ka nang maraming sinasabi pa. Sige! Ito na yung bisita ko. Mr. Jimenez, may warrant ako para sa'yo. Warrant? Pepe, mabuti nakikilala ko pa ako. Thank you.
Ibaba mo baril mo! Ibaba mo! Nasaan ang amo mo? Ito po sa banyo! Richard! Alam ko nandiyan ka! Lubas ka na! Hindi ako lalabas dito! Kung gusto mo, ikaw pumasok dito! Oo! Buksan mo! Papasok ako! Sige! Yan! Bukas na! Tapos na ang laban. Tapos na rin ang ulo na masama. Tayo na. Jose Pepeng Corriente Pantaleon puts to an end the 15 years of criminal life of the notorious crime head, Richard Jimenez. For his vigilance, he was given a special commendation award by the military. Tumibol ka naman sa amin. Ha? Ano ka ba? Tingnan mo nga ako. Uy! Umusot ka ron. Bitiwa mo ako! Pwede ba mo akong basusin? Ako may-ari ito, kaya hindi ako pwedeng tumable sa inyo. Oh, eh ano naman kung ikaw may-ari? Ah. Pagbigyan mo na. Uupo ka lang naman eh. Masamang mapaya si Boss Dennis. Sige ka. Baka naman hindi mo ako kilala. Oo, kilala kita. Ikaw si Dennis. Ako si Dennis. Matinik. Walang mintis. Kung ganyan ang ugali mo, sa akin, magmimintis ka. Logan, dalhin mo nga sa speedboat to. Anong akala niyo sa akin? Hayop na basta niyo nalang dadalhin? Nadinig mo naman yung sabi ni Boss Dennis, di ba? Halika! Bitiwan niyo ako! Hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Tulungan niyo ako, mga kapit-bahay! Tulungan niyo ako! Malik kayo! Jelly time ka, mga! Walang niya ka! Iwan niyo ako, mga hayop kayo! Jelly time ka na mga katadalin! Mga kapit-bahay! Tulungan niyo ako! Kapitan, namumursa niya tayo lalaki niyo. Sisabi niyo na! Tulungan na to! Wala ko sa akin lang kung suha ko lang. Ngayon lang nangyari lang. Bebe, gulpihon natin! Ay, ginausapan ko ngayon ah! Nagaanap siguro ng sakit ng katawan. Tayo na! Sinira mo yun! Sama kami! Kapitan! Kapitan! Tulungan niyo ako! Kumain kayo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Bakit ba nakikita ba? Kapitan! Kapitan! Ayo, dahan-dahan lang. Kung ano-kano yung ginagamit, masyadok pa ng kamador. Masyadok ka. Kiti. Sakit. Dahan. Laka-laka niya, no? Kailangan gamutin niya, eh. Dahan-dahan lang. Boss, ito na pong alak niyo.
tulong-tulong sila sa pagbugbog sa atin. Mula pa nung magkaisip ako, wala pang nakasaling sa mukha kong ito. Sila pang mga tagahulugan. Nawala ang makina ko. Sumanda ron, meron din nawala ng motor. Ayun, si Montasio, nagwawala. Nawawala rin ang lambat at makina. Masyado namang malupit, Kapitan. Sabay-sabay ko magnakaw. Ngayon lang nangyari ito. Sanay silang magtanggal ng makina. Alam nila ang gagawin. Matindi ang galit. Talagang gusto may merewisyo. Pabuti pa kaya, Kapitan. Tumawag kayo ng meeting ng Consulman para makapagtatag tayo ng ronda. Hindi ho ba? Tama sinabi mo. Tatawag tayo ngayon din. Tayo na. Kaminyong, bakit ayaw silang lumabas? Natatakot silang pumalaot. Sapagkat oras na makilala silang tiga rito sa hulugan, pinagbababaril at pinaputal. Ano ang ating gagawin? Ba, kailangan masumpo natin agad yan. Kapitan, kung pagdalhin armas. Hindi rin makakaya eh. Dahil ang ginagamit ng mga pumapatay, puro armalay. Sino ba ang suspekto? Sa akin palagay si Dennis. Yung pang ginulpi ng mga tao rito. Siya rin ang kutubo. Amo, Carlsbert. Pepe. Pag nanganak ang aking sitaba, mapababae man o lalaki, ikaw ang ninong. Ayos ba? Gagawin mo ko ninong? Salot yata ako? Hindi, amo. Mahal ka namin. Pepe, may dumarating na speedboat. Huwag kasama ang tumaman ako! May tama si Pepe at saka si Bruto! Dalihan ninyo! Si Pepe! Tawa naman! Kapitan, tignan ninyo! Buhay pa! Buhatin nyo! Dalihan nyo sa ospital! Huwag na. Ayoko sa ospital. Sa bahay na lang. Oh, sige! Oh, sa bahay na lamang! Sige! Dali, dali! Bilisan nyo! Makamapaano sila, dali! Naku! Bilisan nyo! Ah, ingatan nyo lang. Dito niya lagay. Dito. Kapitan, ano ba talaga nangyari? Nandito kami sa beach. Biglang may pumutok. Pati si Bruto umitama. Pinadala ko na sa ospital. Nakasakay sa speedboat ang mga bumaril sa kanila. Hindi namin sila kilala. Marcelina. Halika. Be. Pauwi mo na sila. Kunin mong busiko ko. Kapitan. Nakakahiyaman ho sa inyo, pero hinihiling ho ni Pepe na makapag-isa muna siya rito. Ako na ho ang bahala sa kanya. Marcelina, kung ano ito naman, nandito lang kami. Salamat. Tutuloy na kami, Mang Pepe. Salamat sa inyo. Magpagaling ka.
Sige na, kunin mo na. Kapitan, kawawa naman si Pepe. Mukhang hindi rin makakaligtas sa sugat niya eh. Pe, ito na ang bulsitin mo. Gusto mo, suot ko na ang botas mo. Tulog. Kidlat. Kulog. Kulog. Pe, mainam ang panahon. Hindi ulan. Pero ayon sa radyo, nasa Bicol region ng bagyo. Malayo. Saan ka ng dugo? Baka kailangan magdala ka sa ospital. Pero sige na! Nagpapagang tingga. Pe! Tiisin mo. Tiisin mo. Kulog. Kidlat, gising na kayo. Wala akong masinang kidlat. Santuin mo siya. Dali mo siya rito. Sige na. Hanapin mo siya. Nangihina na ako. Kidlat. Sige na. Bilisan niyo. Ang mabuti pa, muwi na kayong dalawa. Oo. Ang tagal naman. Tagan mong kamay mo. Huwag mo ibababa. Andiyan na, inaantay mo. Pepe, huwag mo ibababa. Tag-araw na tag-araw, kumikidlat.
Ano nangyari? Ang buong mukha mo. Sumobra ang lakas ng kidlat sa tagaraw. Nawala sugat ko. Salamat inang kidlat. Ngayon, maharap ko na. Nag-ahasik ng masama. Hoy, ano ba? Gising kayo dyan. Hoy! Binibisit nyo ang tindahan kung agad-agad tinutulugan nyo? Pasensya ka na, Sabela. Pasensya na kayo, Kapitan. Hindi ko kasi alam na kayo yung natutulog eh. Ah, hindi bale. Hindi bale. Kapitan, si Pipi oh. Nakakalakad na. Milagro, wala na ang karamdaman mo. Wala na rin ang sugat mo. Naghilom na. Bisaya, bakit ang pula-pula ng mukha niya? Umuusok ang bibig, saka nakagwantes, nakabota. Bakit? Aywan ko. Ba't tara kang utal? Siguro. Dahil sa lakas ng kuryenteng pumasok sa katawan ko. Kapitan, ilabas mo bangka mo. Pahiram mo sa akin. Eh, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang masasamang tao. Pagbabayaran sila. Lusabin ko katawan nila. Bukas, sasalida ulit tayo sa hulugan, ha? Balita ko, boss. Yung isa, hindi na umabot ng ospital, pati na.
Eh, yung si Pepe, di ba may tama rin yun? Ano bang balita ron? Eh, wala akong balita ron, boss, eh. Ano yun? Parang may sumasagit siya. Boss, amisuruga. Boss, maraming tayong nainom, boss. Mabuti pa, pakap na tayo. Tulong na tayo. Tarantado ka, ano? Bakit ba inutusan mo ako? Tignan mo ako rin. Boss! Taong pula, boss! Umuusok ang bibig. Boss! Nanggaling sa ibang planeta, boss! Gago! Anong galing sa ibang planeta? Si Pepe, tagahulugan niya eh. Nag-makeup ng pula lang para takutin kayo. Nadali na natin yan eh. Hindi namatay ha. Ngayon, todas siya. Mamatay tao ka talaga. Ano? Tiray nyo! Puro kayong mga duwag eh! Hey boss eh, tumatalbog lang ang bala. Hindi tumatalab eh. Basta tirahin nyo! Sige! Putok mo! Magsabayan na lamang tayo! Thank you.
sa'yo ng pagpapatawa.